Inihatid ako ni Jello sa bahay hapon na dahil tinulungan ko pa siya sa pusa niyang si Lucky. Nakita ko ang kotse ni Iniego na nakaparada sa tapat ng gate nila Mommy. Bumaba ako at nagpasalamat kay Jello bago nagpaalam. Ingat ka. Sa susunod ulit, paniguradong hahanap-hanapin ka ni Lucky. Sabi pa ni Jello na ikinatuwa ko naman. Dadalawan ko naman siya. Sagot ko bago kumaway. Nakaalis na si Jello at papasok na sana sa bahay ng masalubong ko si Iniego na masama ang aura. San ka galing? Hindi ko siya pinansin. Nilagpasan ko lang siya ngunit laking gulat ko nang hawakan niya ako sa braso upang pigilan at muling ipaharap sa kanya. Bitaw. Walang emosyong utos ko. Nandidiri pa rin ako sa'yo. Madiing wika ko. Gusto mong lumina na matino, di ba? Eto na ako. Lumina na hindi na uto-uto at tanga. Bakit ba ang OA mo? Isang malakas na sampalsana ang igagawad ko sa kanya ngunit natigilan ako. Hindi ko pa rin talaga kayang manakit. Ituloy mo. Nakangising sabi ni Iniego na talagang hinahamon ako. Ano naman kung sinira ko yung rule natin? Wala naman tayong gusto sa isa't isa kaya wag kang OA, Lumina. Hindi ako OA. Inaasahan ko lang natutupad ka kasi pumayag ka. Ayokong lakasan ang boses ko dahil baka marinig kami ni Mommy na nagtatalo. Sana tao kakausap, hindi yung ginagago mo ako patalikod. Inaasahan ko magiging matino kang asawa gaya ng ginagawa ko. Hindi na nga ako nagreklamo kahit sobrang naiinsulto na ako eh. Wala kang narinig sa akin kahit na tinatago mo ako sa lahat. Coming from you talaga, Lumina. Matino ka? Sana kung matino ka talaga, hindi kita itatago. Hindi ka magiging secret wife ko. Ano bang definition mo sa pagiging matino? Porke ba, hindi ako mahilig magpasosyal at iba ang style ko sa pananamit. Maging sa mga bagay na gusto ko, hindi na ako matino. Pangit naman pala ang mindset mo, Iniego. Kaya ko makisama, makibagay. At higit sa lahat, tao akong kausap. Kating-kati ka na. Nandito ako, asawa mo. Kaya kong ibigay yun dahil responsibilidad ko naman talaga yun bilang asawa mo. Hindi mo kailangan patulan ng kaibigan ko. At sana man lang naghanap ka na ng iba, hindi na si Cherry. Napangisi ako. Feeling mo, gusto kita kaya galit ako? No way. Ayoko sa lalaking walang ibang alam kundi ang maging selfish. Hinila niya ako palabas at pilit na ipinasok sa kotse. Ayoko pa ngang umuwi. Sigaw ko ngunit parang wala lang itong naririnig. Binilisan niya ang pagmamaneho kaya naman, natigilan ako dahil sa takot. Mamaya ay madisgrasya pa kami sa sobrang bilis niyang magpatakbo. Dahan-dahan lang. Lumambot ang boses ko habang yakap ang sarili ko. Naramdaman ko ang pagbagal ng kotse. Mabilis lang kaming nakarating sa bahay. Hawak pa rin niya ako habang ako naman ay nagpatianod na lang na parang isang papel. Isinara niya ang pinto at itinulak ako sa kama. Mabilis siyang naghubad ng t-shirt habang ako ay gulat na gulat at hindi alam ang magiging reaksyon. Masyadong agresibo si Iniego kaya naman, imbis na butterfly sa stomach ang maramdaman ko ay takot. Pakiramdam ko hindi ako safe sa ginagawa niya. You want this? Malamig na tanong pa niya bago binaklas ang aking pangitaas. Fine, let's do it now. Iniego, parang awa mo. Hindi niya ako pinatapos dahil sinimulan naman niyang alisan ang saplot ko sa ibabang parte ng aking katawan. Bakit umaarte ka ngayon? Parang wala si Iniego sa sarili dahil sa galit. Kahit na nakikiusap ako habang umiiyak ay tila ba wala siyang naririnig. Isinubsob ni Iniego ang mukha niya sa leeg ko. Malakas akong napahagulhol. Ngunit tila ba may bumalik sa isipan ko. Naistatwa ako at nakatitig lang sa kesami habang walang narinig at ulala. Para akong lantang gulay habang hirap na hirap huminga. Napansin niya yata ito ni Iniego kaya naman tumigil siya at gulat na napatingin sa akin. Alam ko ang nangyari pero hindi ko maigalaw ang katawan ko habang nahihirapan akong huminga. Wala akong marinig. Humarap si Iniego sa akin at nakikita ko naman siya ngunit malabo. Nakikita kong may sinasabi siya at parang sumisigaw ngunit hindi ko marinig ang isinisigaw niya. Bumalik lahat. May mga alaalang bigla na lang nag-flashback sa utak ko maging ang imahe ng taong yun. Dinukot ako, ginapos, ginutom at kamuntik ng maghahasa.
Ito ang mga alaalang bumalik sa akin. Sino ang lalaking iyon? Nakakatakot ang ngiti niya. Lumina! Hey! Inalog-alog ko ito ngunit tila ba wala siyang marinig. Nakatulala lang siya sa akin habang luhaan. Malakas akong napamura bago umalis sa kama at sinuot ang saplot niya na inalis ko. Matapos siyang mabihisan ay sinubukan ko muli siyang alugan ngunit wala pa rin response. Sa takot ko ay tumawag na ako ng ambulance upang dalhin siya sa hospital. Dahil hirap na rin siyang huminga na tila ba naghihingalo na. This is all my fault. Gusto kong suntukin at bugbugin ang aking sarili. Nakatitig lang ako kay Lumina na nilalagyan na ng oxygen. Magiging maayos naman siya, di ba? Kinakabahang tanong ko sa nurse na umaasikaso kay Lumina. Tiwala lang po, sir. Sa nakikita ko po kasi parang shock si ma'am. Alam po ba ninyo kung ano ang dahilan? Tanong nito sa akin. Hindi ako agad nakasagot dahil alam kong ako ang dahilan kung bakit naging ganito si Lumina. Kasalanan kong pinwersa ko siya. Hindi ko naman alam na hahantong kami sa ganito dahil akala ko ay okay lang sa kanya. Siya pa nga ang may gusto na mag-honeymoon kami. Nakarating na kami sa ospital, agad akong tumawag sa mga parents namin upang ipaalam ang nangyari. Ipinaalam ko sa kanilang nasa ospital kami ngunit hindi ko sinabi ang dahilan. Where's my daughter? Nag-aalalang tanong ng dad ni Lumina. Napatingin ako sa parents ko na bakas din ang labis na pag-aalala. Kuya, kamusta po? Ano po bang nangyari? Tanong naman ni Kevin, ang nakababatang kapatid ni Lumina. Hindi ko pa po alam, maging ako po ay naghihintay pa din. Mahinahong sagot ko. Ano ba kasing nangyari? Umiiyak si Leia, ang ina ni Lumina. Napayuko lang ako at hindi nakasagot. Hindi ko alam ang sasabihin ko, sobrang nahihiya ako sa nangyari. Natitiyak kong magagalit sila ng sobra kapag nalaman nila ang ginawa ko. Anak, ano ba talagang nangyari? Inilayo ako ni Mom para lang makausap. Maayos naman kayong umuwi, di ba? Ano ba talagang nangyari? Napahilamos ako. Pinilit ko siyang may mangyari sa amin. Nag-away kami at pagkatapos ay naitulak ko siya. I didn't mean to do that, trust me. Masyado lang akong nadala sa galit. Ilang araw na kasi siyang hindi umuwi at nang sunduin ko siya kasama niya si Jello. Yung lalaki na kilala niya sa mall, Mom, hindi kami okay ni Lumina. Hindi magwo-work ang relationship namin. Wala kaming pagmamahal sa isa't isa at nag-cheat ako. Sinira ko yung usapan namin na re-respetuhin ang kasal namin. I know, it's all my fault. Okay, I admit it. Sorry. Natuptop ni Mami ang kanyang bibig dahil sa gulat. How dare you? Naluluhang bigkas ni Mami habang duro ako. Hindi mo alam ang dinanas ni Lumina. Wala kang alam, Inyego, kaya paano mong sinaktan ang babaeng wala namang ginagawang masama sa'yo?